So we just waited for our flight, right, love? Yep. I'm finishing the drawing right now. That actually, wait, let me check. It's like the, it took me the longest time ever. So 10 hours. 10 hours. Oh my gosh, she's drawing. John Estrada, ang hirap ng sitwasyon ngayon na nasa hospital at wala sa tabi ang kanyang asawa para alagaan siya. Pero thankful and blessed sa mga anak nila ni Janice de Belen na hindi siya iniiwan at laging binabantayan. Reaction ni Priscilla sa kanyang live video. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Confirm nga na nasa hospital ngayon ang batikang aktor na si John Estrada at ipinakita ng kanyang anak ang kanilang litrato na nakahiga si John sa hospital bed at nakasuwero. Mabuti na lamang at mga responsable talaga at napakaayos ng pagpapalaki nila at magalang ang mga anak ni John at Janice, kaya walang pangamba kung sino ang mag-aalaga kay John in time like this. Nag-update nga ang mga anak ni John na si Moira at Kyla Estrada tungkol sa kanilang daddy John, na ngayon ay naka-confine sa hospital sa Muntinlupa. Pero hindi pa nadidisclose ang kondisyon ng aktor kung bakit ito na-admit sa hospital. Hindi pa rin naglalabas ng update si John tungkol sa kanyang karamdaman sa ngayon. Kaya let's pray na lang for him na gumaling na at makapag-taping na muli sa Batang Quiapo. Kamakailan lamang ay nabalita nga na nasa Boracay Island itong si John Estrada. At ngayon ngang pagbalik niya ng Manila ay agad siyang idiniretso sa hospital para ma-admit. Sa itsura pa lang ni John Estrada ay parabang na-stress ang aktor at napagod. Samantala, sa ngayon ay hindi na muna pinapansin ni Priscilla ang anumang makapagdadala ng stress sa kanya. Si Priscilla ay nag-live sa ngayon at ipinakita kung saan siya pupunta kasama ang anak nila ni John Estrada. In Recife, right now I'm the airport. I'm just waiting for my flight. Dito lang. Just killing time. Kasi I'm catching a flight to Rio de Janeiro. That's my favorite place on earth. Literally, it's my favorite city ever. That's my dream city. So, Rio de Janeiro, it's where we have the famous Christ of Redeemer, which in Portuguese we say Cristo Redentor, the sugarcane loaves, which are the pão de açúcar, and then we also have the famous beaches, Copacabana, Ipanema, we also have Barra da Tijuca. So, those are the very famous beaches that inspire so many musicians to write very famous songs around the world, and especially the Brazilian musicians. Sa pamamagitan ng live video ni Priscilla, tila ba may pagkamanhid na ito sa mga lumalabas na balita gaya na lamang ng pagkaka-admit ni John sa hospital. Wala pa rin inilalabas na statement si Priscilla patungkol dito at kung siya ba ay nangamusta na sa asawang naka-admit ngayon. Hindi naman masisisi si Priscilla sa kanyang pinagdadaanan, kaya naman ngayon ay pinipilit niya mag-move on at mamuhay ng tahimik kasama ang anak nila ni John Estrada sa Brazil. Hindi pa nililinaw ni Priscilla kung kailan sila babalik ng Pilipinas ng kanyang anak. Kahit na naka-admit ang asawa niya sa hospital ay hindi rin niya ito madadalaw. Then we drove to João Pessoa. João Pessoa, it's in Paraíba state. It's a different state. Then there in João Pessoa, we went, of course, to, we did other adventures, other beaches there. And then from João Pessoa, after 3 days, we went to Natal, which is a city, the capital of Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, sorry, Norte, I say up north tayo. So that's another city, it's another state in the northeast part of Brazil. That's the litoral of Brazil, where is, you know, you have the Atlantic Sea. And then there in Natal, we also went to different beaches, and we decided to drive. Yesterday, I decided to drive an hour and a half to Pipa Beach, which is a very famous beach also.
And then we also did San Jun's adventure, where we got basically a boogie car, and we went to explore 7 different beaches and 3 different lagoons, and I tried different what happened? Someone said pretty feet, ma'am. Pretty feet? Oh, what happened? I didn't read that. And then of course I did try some sandbar sliding, and then there is this, like, it's like a chair where you know, you're thrown and then they drop you like from a very high very high altitude, that's how you say, huh? Very high point, and then you drop in the lagoon, very in the water, top of the hill, yeah, something like that. And then it's terrifying. No, it's not terrifying. You told him to go slow with me, and at the end he like let me go. You survived. So anyway, so we tried that, and then we drove to Pipa, and in Pipa we did I got a speedboat, and we did visit the dolphins in the dolphin bays or dolphin beach where they are procreating right now. And then I drove 4 hours back to Recife. Okay, so now I'm in the Recife airport where I'm gonna catch my flight all the way to Rio de Janeiro. So there, so I've been up since very early in the morning here. And this is, unfortunately, an overnight flight, so tomorrow I'll be very wasted because we're not able to book early flights because it's not available. Now it's a peak season because the kids are still out of school. So basically, you know, it's hard to book flights. So there. But yeah. But that's pretty much what I did. But the reason why I'm doing this live, aside from update you guys, I want to send my warm regards to everyone. I've heard and I've seen the news that maswerte pa rin talaga itong si John Estrada na kahit wala sa tabi niya ang kanyang asawang si Priscilla, ay nariyan naman ang kanyang mga anak. Ang mga anak nila ni Janice de Belen na handa siyang tulungan at hindi iniiwan anuman ang mangyari. Mahalaga talaga sa buhay ay malapit ka sa iyong pamilya, especially sa mga anak mo, dahil in times like this, sila din ang tutulong sa iyo. Mawala man ang kusino man tao, pero ang anak mo ay hindi ka iiwanan anumang oras na kailanganin ka.